kinamagatan ko pala itong batong box. Hinahanap ng hapon. Assessment 451. At nandito ang video sa area ni Sir. Base sa pagkasabi ni Sir sa akin, ilang bisis daw ito binabalik-balikan ng treasure hunter na hapon na may kasamang Pilipino ang mismong area niya. Pero bago pala natin ituloy ang lahat mga madam at mga sir, sana wag makalimot. Maraming salamat sa inyong lahat. Ganon din dito. Maraming salamat ulit sa inyong lahat, mga ka-teach. Ngayon, ituloy na natin. Panoorin muna natin ang plastada sa lugar para makuna natin ang idea bago natin siya bigyan ng magandang assessment reading kung ano man ang ibig sabihin ng batong yun. Makikita din natin yan. Patag ang lugar. Parang nasa bundok yata ito eh, or nasa taas ng bundok. Umulan. Umulan ito kasi basa yung lupa or basa ang bato sa or basa ang paligid. Ayan, panoorin muna natin. Ayan na ang sinasabi ni Sir kung saan ang pagkasabi ng hapon, may butas daw sa ibabaw at hugis box ang bato. Pero ituloy muna natin ang video sa area ni Sir kung saan malapit lang din ito sa sign na yun. Ibigyan natin siya ng magandang assessment reading kung ano ang dapat gawin sa mga sign na yun or sa mga sign na ito. Halatadong ukit ito yung or engraving na dalawang magkasunod na parang dahon. Mayroon pang isa dun sa taas, oh. Butas din. Ayan, pabutas din. Malaking bato rin ito eh. Pero hindi raw magkalayo ito doon sa batong box na yon. May isang engrave din. Parang kahoy at ang tinutukoy na bearing line ito eh. Pag mga parang dahon. Kahoy, lumang punong kahoy tulad ng balite. Tunnel ito. Pag ganitong klaseng mga markahan. Okay, umpisahan na natin mga ka-teach, lalo na sa may-ari ng sign na ito or mga sign na ito. Makinig kang maigi, sir. Ganito yan. Kung mapapansin natin mga ka-teach, base sa plastada sa lugar, patag at parang may malapad na bato. Ayan. Di kaya, sir, may kampo ito or lumang kampo noong World War to ang area mo? Kampo ng mga Japanese Imperial Army. Kasi kung mapapansin natin pag ganitong klaseng mga lugar na parang malalapad na takip, mga malalaking target ito eh, or malalaking load ang laman sa area. Subalit bakit ito ang hinahanap ng treasure hunter na hapon? Ayan yung box na bato na yan. Hindi kaya may giveaway ito or may laman na spot deposit, on the spot deposit ang loob na yan. Kaya ang gagawin mo nito, sir, kung may metal detector ka, i-detect mo ang batong ito. Mapapansin natin mga madam at mga sir na kwadrado talaga ang hugis niya. Sa gitna, klaro talaga na engrave ito or okit. Ganun pa man, may sumuporta ding isa, dalawa. Kung paikot sana ito, paganyan, no? Bawat kantuhan mayroon. Ibig sabihin sana na diamond ang laman ng batong ito. Subalit, mapapansin natin, dalawa lang or tatlo yata, tatlo may isa dito. Ganun pa man, kung may metal detector ka, sir, pwede mong i-detect ang batong ito. Kasi kung ipasok natin ito sa treasure code natin, ang ibig sabihin yan, dito sa ibabaw, on the spot deposit pa rin ang kalalabasan nito. Ayan. May litaw or mababaw na deposito sa mismong area mo or area na ito. Base sa pagkaukit ng mga sign na yan. Sinuportahan pa siya dito sa gilid. Makapal yata ito eh. Paganyan. Suma dito tal ang target na ka-cemento, cemented treasure.
Ngayon, kung biakin mo ito, sir, kung wala kang metal detector, pwede naman. Pero dapat linisan mong maigi ang mismong paligid niya. Gilid niya, ilalim niya. Bantayan mo kung may iba pang mga sign tulad ng butas. Kasi madalas ang butas, mga katits, bantayanan ninyo yan. Kasi yan, halimbawa, nandito ang butas sa gilid. May butas sa gilid, nakatingin sa side na yan, napadive. Madalas, ang ganitong klaseng markahan or platandaan, mga replika ito at walang laman. Ang tunay na laman, nasa mismong gilid kung saan tinitignan ng butas. Halimbawa, nandyan yung butas, sa gilid niya, hindi magkalayo. 2 metro, 2 meters. Kung saan tinitignan ng butas, padive sa ilalim, andoon ang tunay na deposito. Kung saan ito ay, ulitin ko ulit, replika lang at walang laman. Pero baka sakali din na may laman, kaya pwede mong gamitan ng metal detector. I-detect mo. Kung hindi ka kumbinsido, pwedeng biakin mo. Dahil binabalik-balikan ito ng treasure hunter na hapon. Kung wala ka mang sign nakita, pagbasag mo nito, binasag mo, walang laman at wala ding sign, walang ano ng butas, wala lahat. Ang gagawin, second option, pwede kang maghukay sa mismong ilalim ng batong yan. Bantayan. Ang unang sign na makuha, 3 feet under. 3 feet under to 4.5 feet under. Kasi minsan ang mga sign, yun ang nagtuturo rin sa exact location ng target or pinagbauna ng deposito. Halimbawa lang, pag hukay mo, mayroon kang nakuha na nag-iisang bato sa ilalim na parang araw, nagtuturo sa gilid, dyan banda. Ayun ang sundan mo, sukatin mo ang distance na sa gilid, nandyan ang exact location ng deposito. Depende rin sa layo, base sa sign na makukuha mo, nandoon ang sukat. At dito naman tayo sa pangalawang video. Dapat masundan talaga na maigi dahil on the spot deposit ito eh. Kung walang laman, dapat posisihin ang paligid talaga nito kasi sayang pag binasag yan. Wala nang masundan. At ituloy natin. Yun lang ang gagawin mo, sir. Dito naman, mapapansin natin. Medyo ano yung cellphone, sir, luma. Kaya yung video medyo hindi malinaw. Dito naman sa markang ito, parang arrow sign ito na nakaturo sa baba. Bantayan mo, sir, kung ano ang mayroon dyan sa harapan niya. May iba bang sign or mayroon bang ibang sign na sasalo banda sa harapan niya. Ayan ang bantayanan. Arrow yan, travel sign. At dito naman tayo sa taas. Ito yung ano kanina, parang bunga ng prutas. Sa taas, dahon. Di kaya ang tinutukoy nito, sir, lumang punong kahoy malapit dito sa sign na ito or batong ito. Hanapin mo, sir, tulad ng mga baliti, mangga. Kung mayroon man, ibalik mo sa akin. Ito naman, parang dahon sa taas niya. Forward natin. Pero pag mga dahon, tunnel talaga yan. Ayan, hinawakan ni sir. Indicator sign ito ng tunnel na ang bearing line niya, lumang punong kahoy. Hindi ko rin natanong si sir eh. Parang dahon, no? Or parang buti na nakatayo. I-review mo, sir, ang area mo kung may lumang punong kahoy simula sa batong ito. Magkasunod pa naman, mayroon doon sa taas. Parang straight down siya kung... Ayun, ang klaro sa taas. Nadikitan kasi. Hindi rin kasi nakuha ni sir ang ano. Ay, dahon nga. Ayun, oh, pinakatangkay niya. Oh. Halatado yung pagka-engrave. Paganyan. Naku, may tunnel sa lumang punong kahoy. Yan ang assessment reading ko dito, sir. Ganito, sir, final assessment reading ko dito. Hanapin mo kung or magtanong ka dyan sa mga matatanda kung may lumang punong kahoy ba malapit dito sa mismong batong ito. Dahil nandoon ang bearing line na tinutukoy niya. Madalas, entrada talaga or entrance ng target na nasa loob ng tunnel. Yan ang final assessment reading ko.
At dito naman, ayun lang, sundan mo lang sinabi ko. Pwede mong biyakin. Basta bantayan mo ang mga sign sa ilalim. Kung walang laman, pwede ka mag-down sa ilalim na ito or ilalim dyan. Kahit 7 feet, 9 feet, bantayan rin ang mga sign na makukuha sa unang paghukay. Okay, sa pagtatapos mga katiit, sana nabigyan natin ng magandang gabay ang kasamahan natin at nahanap niya ang target sa area niya. Ulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you mga katiits.